Naranasan mo na ba ang magmahal sa isang tao na malayo ang agwat ng edad sa iyo? Posible ba na maging successful ang ganong klase ng relasyon? Yun bang tinatawag nilang May-December love affair? Dear Papa Dudut, masama ba ang umibig sa murang edad? Lalo pa sa babaeng mas matanda sa akin ng 11 taon. Ituturing niyo ba akong masama? Hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang aking kwento. Tawagin niyo po ako sa pangalang Robin. Kasalukuyang nakatira sa Tondo, Manila at ngayon ay mahigit 30 na rin ang edad ko. Nakilala ko si Marisa noong 14 na taon pa lamang ako. Tumibok agad ang puso ko noong una ko siyang nasilayan, Papa Dudut. Hindi kasi siya katangkaran. Maputi at maganda at maalaanghel ang itsura. Kaya naman agad niyang napukaw ang aking atensyon. Noong isinama ako ni Mama sa kanyang trabaho sa isang BPO company. Sadya pa lang pala kaibigan si Marisa. Kaya naman labis na tuwa ang naramdaman ko noong una niya akong nilapitan at kinausap. Anak ka ba ni Ma'am Ruby? Nakangiting sabi ni Marisa. Isa sa mga staff ni Mama. Opo, anak niya po ako. Nakangiting sabi ko naman. Ilan taong ka na? Ang gwapo mo naman. Manang-mana ka kay Ma'am Ruby. Nambobola ka lang po ano? Para may bonus ka kay Mama. 14 years old pa lang po ako. Nakangiting sabi ko pa. Ikaw ha, hindi naman judgmental kang masyado. Ano bang pangalan mo? Tanong niya. Robin. Matulungin, parang si Robin Hood at kasing kisig ni Robin Padilla pero mas gwapo ako sa kanya. Natatawang sabi ko. Palabiru ka palang bata ka ha. Nakangiting sabi pa ni Marisa. Mas mukha ka pang ang bata sa akin eh. Kasi mas matangkad pa ako sa iyong tignan. Pahabol na sabi ko ba, sabay ngiti sa kanya. Simula ng pag-uusap na yon, Papa Dudut, ay nakaramdam na ako ng saya na parang ngayon ko lamang naramdaman. Kakaibang saya, Papa Dudut, para bumilis ang tibok ng puso ko kapag naaalala ko ang boses at maalaanghel na mukha ni Marisa. Kaya naman magmula noon ay parati na akong sumasama kay Mama pagsabit ng Biyernes at Sabado pagkatapos ng aming klase papunta sa trabaho niya para makita ko lang si Marisa. Bukod sa nakikita kami sa trabaho nila kapag Biyernes at Saturday ay nagtitext at tawagan pa kami para lang maipagpatuloy ang biruan at kulita naming dalawa. Mature mag-isip, masiyahin at mabait daw ako ang sabi ni Marisa. Kaya hindi siya naiinip kapag magkausap kaming dalawa sa cellphone o sa trabaho niya. Sobrang saya ko sa mga oras na yon, Papa Dudut. Lalo pat nalaman ko na wala siyang boyfriend. Kaya naman madali na lang para sa akin na sabihin ang nararamdaman ko para sa kanya. Bagamat may takot pa rin ako nararamdaman dahil nga sa laki ng pagitan ng edad naming dalawa. Bukod pa sa takot sa aking Mama Ruby kapag nalaman niyang nagkakagusto ako sa katrabaho niyang si Marisa. Hindi ko na nga napigilan, Papa Dudut. Matapos ang 3 buwan naming pag-uusap at pagkikita ni Marisa, sa wakas ay nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob na umamin sa kanya. Marisa, natatakot akong sabihin sa iyo ito dahil alam kong hindi tama. Matagal na akong may pagtingin sa iyo. Seryosong sabi ko sa kanya. Ako din Robin eh. Mahal na yata kita pero ayoko lang aminin sa sarili ko dahil nga mas matanda ako para sa iyo. Sagot naman ni Marisa. Ayun naman pala eh. Gusto natin ang isa't isa. Hindi naman malalaman ni Mama at ng kahit na sinong tayong dalawa.
matapang na sabi ko sa kanya. Subukan lang natin, Robin. Hindi naman mahalaga ang edad. Ang importante ang nararamdaman natin sa isa't isa. Tugon ni Marisa. Pagkatapos ng pag-amin namin ni Marisa sa isa't isa, ay mas lalo ko pa siyang minahal, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na sobra kong mamahalin ang first love ko. Yung tipong umaabsent ako sa klase namin kapag rest day niya sa trabaho niya nang hindi alam ni Mama, para lang makapag-date kami at makakain sa labas. Tinitipid ko ang allowance ko para naman malibre ko si Marisa kahit estudyante pa lamang ako. At kung minsan naman, siya ang nagbabayad. Hanggang isang araw, nalaman ni Mama Rubico ang relasyon namin ni Marisa. Galit na galit siya sa mga nangyari at tinawag niyang malandi at tirador ng inosenteng bata si Marisa. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, pero pinilit kong ipagtanggol si Marisa kay Mama. Sinabi ni Mama na kapag hindi ko raw hiniwalayan si Marisa, ay ipapadala niya ako sa ibang bansa upang doon mag-aral o kaya naman ay tatanggalin niya si Marisa sa trabaho. Nag-usap kaming dalawa at nakapag-decide na kami na maghiwalay na lang muna. At kung mahihintay namin ang isa't isa, sa tamang panahon ay itutuloy namin ang naudlot naming pagmamahalan. Lumipas ang ilang buwan, walang pag-uusap at pagkikitang naganap sa aming dalawa. Sobrang lungkot at sakit ng nararamdaman ko noon, Papa Dudut. Kaya naman para makalimot ay sumama ako sa mga kaklase kong lalaki na nag-ayang mag-inuman kasama ang kanilang kaibigang babae. Kahit na wala pa kami sa tamang edad, napasarap ang inuman naming lahat kasabay ng pagpatak ng ulan. Doon ko saglit nalimutan ang sakit na nararamdaman ko. At dahil sa epekto ng alak at tukso ng mga kaibigan sa aming dalawa ni Donna, ay may nangyari po sa amin, Papa Dudut. Napadpad kami sa malapit na abandonadong bahay. At doon nga ay may nangyari sa aming dalawa ni Donna, kaibigan ng isa kong kaklase. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na in-enjoy ko naman talaga ang gabi na kasama ko si Donna. Isa pa ay naging dahilan din yon para kahit papaano ay kalimutan ko si Marisa kahit na sandali. Okay ka lang ba, Donna? Pasensya ka na kung hindi na ako nakapagpigil pa. Seryosong sabi ko kay Donna matapos na may mangyari sa amin. Okay lang ako, matipid na sabi ni Marisa sabay tango lang. Matapos naming makauwi sa bahay ay panay-panay pa ang pagtetext sa akin ni Donna, na para bang nagpaparamdam siya sa akin na open na siya for a relationship. Pero imbes na replyan ko siya ay mas pinili ko na lamang na manahimik. Alam ko naman sa sarili ko, Papa Dudut, na hindi mag-work out kung sakali mang relasyon ang gusto niyang umusbong sa aming dalawa. Dahil hindi ko naman siya mahal. Pagkatapos noon ay hindi na ulit ako nag-inom pa, Papa Dudut. Dahil matatag akong naghihintay at nagtitiwala kay Marisa. Nahihintayin niya akong makapagtapos ng high school. At saka namin itutuloy ang pagmamahalan namin. Pero makalipas ang ilang buwan, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkita kami ni Marisa sa isang grocery store. Hindi pa rin siya nagbabago, Papa Dudut. Aaminin ko sa inyo na mahal ko pa rin siya kahit na mahigit 6 na buwan na kaming hindi nagkikita. Nagkamustahan kami at saglit na nag-usap. Wala pa rin pala siyang kasintahan at tapat pa rin siya sa pangako niya sa akin, Papa Dudut. Sobrang saya ko ng mga oras na yon. Pinanghawakan ko ang pangako mo sa akin na kapag pwede ka na ay liligawan mo ako ulit. Natatawang sabi pa ni Marisa. Ako naman ay todong ngiti lang at kilig sa mga narinig ko. Oo naman, magtiwala ka lang sa akin. Naghiwalay kami ni Marisa sa grocery store na abot tenga pa ang ngiti ko sa labi. Hanggang sa nakarating sa akin ang isang balita. Ang naka one night stand kong si Donna
ay nagdadalang tao pala at ako ang tinuturong ama. Parang gumuho ang mundo ko, Papa Dudut. Hindi ko alam ang gagawin. Wala akong maisip kundi si Marisa at ang pangako namin na sinira ko dahil lang sa isang pagkakamali. Ano na lang ang sasabihin niya sa akin kapag nalaman niya? At dahil sa no choice na ako noon ay hinarap ko na nga si Donna kay Mama. At sinabing magpapakalalaki at paninindigan ko ang ginawa ko. Wala akong magawa kundi ang gampanan ng responsibilidad ko bilang isang lalaki sa babaeng nabuntis ko. Sobrang sakit, Papa Dudut. Kailangan kong alagaan ang babaeng hindi ko naman kakilala. Bubuo ako ng pamilya kasama ang babaeng hindi ko naman talaga minamahal. Hindi nagtagal ay kailangan ko nang umamin kay Marisa. Sobra siyang nalungkot, umiyak dahil hinihintay daw niya ako at tapat siya sa pangakong binitawan niya para sa akin. Parang nakalimutan mo ko sa mga panahong ginagawa mo yan, Robin. Umiiyak na sabi ni Marisa. Oo, kasalanan ko ito pero sana mabigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pwede namang yung bata lang ang panagutan ko eh. Naiiyak na sabi ko pa sa kanya. Hindi mo kailangan gawin yon, Robin. Kailangan mo siyang pakasalan. Babae din ako. At hindi ko hahayaan na mangyari din sa akin yung hindi mo ko pakakasalan dahil nabuntis mo na ako. Ang sabi pa ni Marisa. Wala na akong mukhang maiharap pa sa kanya, Papa Dudut. Sising-sisi ako sa mga nagawa ko. Pero sa sandaling yon, niyakap niya ako at sinabing, pinapalaya na kita. Magpakatatag ka bilang ama. Sariwa pa sa mga alaala ko ang pangyayaring yon, Papa Dudut. Ngayon ay nasa 30 na ang edad ko. Natutunan ko nang mahalin si Donna kahit papaano. Nakapagpakasal na kami at ngayon ay may 3 anak na kami. Pero hindi pa rin matutumbasan ang alaalang iniwan sa akin ni Marisa. Ang pag-iibig naming naudlot dahil lamang sa pagkakamali at pagtataksil ko sa kanya. Makalipas nga ang ilang taon, Papa Dudut, ay muli kaming nagkita ni Marisa nang hindi sinasadya. Ayon sa kanya, Papa Dudut, ay single pa rin siya. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay inaamin ko na may pagtingin pa rin ako sa kanya. Matapos ang pag-uusap naming yon, ay may nangyari sa aming dalawa. Hinihiling ni Marisa na may mangyari sa amin para magkaroon daw siya ng anak. Pero sa kasawiang palad ay hindi naman kami siniswerte na makabuo ng bata. Hanggang sa nawala na lang kami ng communication. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking kwento at sana rin po ay kapulutan ninyo ng aral lalo na sa mga kabataang tagapakinig. Mahirap maging batang ama, lalo na kung wala ka pang maipagmamalaki sa buhay. Kaya lagi ninyong tandaan na mag-aral at magsikap sa buhay at kung may pagkakataon ay huwag sayangin. Lalo na kung may magandang kinabukasan na naghihintay sa inyo. Marami pong salamat at hanggang dito na lamang po, Papa Dudut. Nagmamahal, Robin. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories.
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.